Welcome back mga ka-otnis, another day, another vlog. Nandito kami ngayon sa Lancaster Square together with Apollo. By the way guys, thank you so much for those who like, share, and subscribe our channel. Last night we checked, nasa 295 subscribers na tayo. And palaki ng palaki yung pamilya natin. Palaki ng palaki yung TCK family. Again, thank you so much guys for watching our videos. Yung sa Life with 6 Fur Babies. I'll introduce my fur babies individually. So today I have Apollo. Apollo is a 1-year-old beagle. I got him last year during the pandemic season ba yun? during pandemic. I think that was last May. I was supposed to name him Covey. Pero na pag-usapan namin magkakaibigan, Apollo na lang ipapangalan namin. Bakit nabanggit ko magkakaibigan? Because when we bought Apollo, there were 3 of us, Audrey, Paul, and I. So that's where we derived the name Apollo. A stands for Audrey, Paul stands for Paul, and then Lo stands for Carlo. So ayun yung history ng name niya. Some beagle owners or dog owners would wonder, bakit ganito yung tali na ginagamit ko kay Apollo? Tapos wala siyang collar. This is actually a training leash. Kapag ka naglilikot si Apollo, hihigpit siya. And then, kapag ka kumalma na siya, saka lang siya luluwag ulit. Maganda siya for training dogs, especially kapag ka talagang super hyper ng dog niyo. Tulad nito ni Apollo, very active siya. That's also the reason why I use this kind of training leash. Para alam niya kung kailan siya magbe-behave, kung kailan siya kakalma. Beagle at the first glance. You would see them very cute. Some would see them intimidating kasi they're very muscular. In terms of dependency, don't depend them too much to be a guard dog. Because they have this tendency to, just like any other dogs, they have this tendency to bark at a stranger or a cat or another dog. Pero once they get to establish that comfort, tana, finish na. Maglalambig na ulit sila. When I say bark, it's not the conventional barking that you would hear from other dogs. It's more on howling. Kung nakapanood na kayo ng movies na merong beagles or wolves, you would hear their kind of breed howling. Beagle features. Beagles would normally have floppy ears. So when I say floppy, meron silang long and wide ears. Their height would stand from, well, for male, it's around 14 to 15 inches. And then for females, it's around 12 to 13. Weight nila is around 18 to 30 pounds. Siguro 30 pounds max na bigat nila. But in terms of, let's say, around 18 pounds, ayun yung parang, hindi naman payat, pero yung, siguro yung very average na lang siguro na katawan nila. Beagles would have this tendency to go overweight kasi nga, maliliit, malakas kumain, and then very muscular. If you're planning to take care of a beagle, these are some facts or expectations that you would need to consider. Beagles need at least 20 to 40 minutes exercise in a day. When I say exercise, kahit yung conventional walking lang, para lang ma-drain yung excess energy nila. Energy level, it's average. When I say average, there are times kasi na ano, na very subtle lang si Apollo. Hindi siya masyadong active. Alam mo yung panay tulog lang, ganyan, higa, lakad-lakad. And then there are times na sobrang active naman niya, as in tatalon, tatakbo, magkukulit, maghaharot ng ibang aso. And then, their life expectancy would usually range from 12 to 13 years. Siguro maximum na yung 13 years, and that's very old for a dog. And then, drooling. Beagles don't drool. Siguro pagka, ano, itong ganito, ina-exercise ko talaga naglalaway. And I think other dogs would drool na naman din talaga kapag ka in-exercise ganyan or naiinitan. In terms of snoring when sleeping, it's low. Pero si Apollo kasi may times na pag natutulog, yung lakas ng hilig parang tao. Sometimes kapag ka may kausap ako, mga ka-office mate ko, ganyan, si Ruth, si Bads, or madalas si Ruth.
kapag ka, ano, kapag minsan nag-uusap kami or nanonood kami ng movie, may maririnig siya. Akala niya natutulog na ako kasi ang lakas daw ng hilik. Tapos mamaya papakita ko si Apollo yung naghihilik. Para siya talagang tao minsan, lalo na kapag ka, yun nga, naghihilik siya. In terms of barking naman, again, they don't do the conventional barking like other dogs. Beagles would howl kasi they're descendants from a hound family. Personality ng mga beagle, they're very active. They're very friendly. Good with other pets. Nabanggit ko nga kanina, I have 7 fur babies. Isa na si Apollo Beagle, si Mallows, Siberian Husky, si Tiny, Labrador Cross, Alaskan Malamute. I have 2 Shih Tzus and an Aspen. Sabi ko nga, beagles are very, very friendly talaga. Nung dumating sa akin si Mallows, siya yung unang-unang nakasundo. They're also very good with kids. Well, not just with kids, but yun sa owners nga nila, tsaka sa ibang tao. Kasi sobrang lambing talaga nila. They're very cheerful. They love attention. And when I say attention, gustong-gusto nila yung hinihimas, ganyan, niyayakap, hinahalikan, kinukulit. Ayaw nila nung ano, yung ini-ignore sila. Kasi kapag ka ini-ignore mo, for example, busy ako sa trabaho, tapos nakatapat lang talaga ako sa laptop ko, ang gagawin niya, pupunta siya sa ilalim ng desk ko, it's either hihiga siya sa paa ko, tatalon siya dun sa table ko, o kaya kukutkutin niya yung kita ko, yung gaganyan-ganyan niya. Then ayun, hihimasin ko lang yung ulo niya, i-belly rub ko lang siya, para ano, mabigay ko yung attention na hinihingi niya. Gustong-gusto niya talaga yung nakatabi sa human, kung kanino man sila nag-imprint. By the way guys, when we say imprint, alam niyo yung sa ano, sa movie ng Twilight. 'Di ba si Jacob nag-imprint doon sa anak ni Bella? Animals have that. Dogs have that. Si Apollo kasi nag-imprint na sa akin. So ako talagang kinikilala niya ang amo. Well, lahat naman ng sa bahay kinikilala niya, pero sa akin siya talaga ano eh, yung very affectionate. For beagle breeds, according to Consumer's Guide, for dog breeding or siguro yung mga nagsasell ng breeds, beagles are on the top of the list for having excessive barking and can be difficult to housebreak or train. When I say housebreak, yung ititrain mo sila sa loob ng bahay. So, I don't know if yung ibang beagle owners din dyan would notice, they're quite destructive. Sinisira lahat, di naman sinisira, pero ngingatkat nila lahat ng makita nila sa mata nila at madaan sa bunganga nila, ngangatkatin nila. Tsinelas, sapatos, wires, ano pa ba, unan, kutsyon, lahat yan. Basta mapagtripan nila ngat-ngatin, pagtitripan nila yan. Sometimes they're really, really difficult to train inside the house. Or sometimes train them in terms of dog tricks. Kailangan talaga ng ano, ng attention when you're training a beagle. How's my experience living with Apollo or living with a beagle? Sabi ko nga kanina, they're very active, energetic, and they're very curious. There are times na minsan kumuluskos lang yung mga halaman namin. Tututukan niya ng ilong niya, tapos mag-howl siya talaga ng hanggang sa, alam mo, mawala yung kaluskos na yun, or until nasawayin namin siya. Lahat ng bago sa paningin niya, kunyari bagong tsinelas, ganyan. Pag nakita niya yung bagong tsinelas na yun, kahit suot-suot mo, kukutkutin niya yun. Plastic bottles, kasi di ba yung mga plastic bottles, iba-iba ng itsura. So pag nakita niya yun, talagang kukunin niya, ngangat-ngatin niya, lalo na kapag ka nag-iingay yung plastic bottle na yun, ngangat-ngatin niya talaga hanggang sa masira niya. In terms of ear, kailangan talaga pag house pet sila sa loob ng bahay, kailangan beagle-proof yung mga gamit like yung wires, mga sapatos, tsinelas, ganyan. Kailangan hindi niya basta-basta maabot. Kasi nasira niya na lahat ng tsinelas namin. Nakailang bili na kami. Minsan, kabibili lang namin ng tsinelas, sira na niya. Nasira niya na rin yung laptop charger ko. Nasa taas lang ng lamesa yun. Basta pag nakita nila at mapagtripan nila, tapos hindi niya na-drain yung energy nila, I guarantee you talagang ano, magangat-ngat at magangat-ngat sila. They have this tendency to roam around. Talagang magpupunta sila sa sulok-sulok,
mag-iikot sa bakuran. Kasi si Apollo, hindi ko siya kinukulong. Hindi ko rin siya tinatali. Talagang nasa ano lang siya. Nasa loob lang siya ng bahay. Freely siyang nakakalabas, pasok ng kwarto ko, ganyan. Kaya maingat ako talaga. Especially yung sa mga iniinom at kinakain niya, inangat-ngat niya. For those who wants to take care of a beagle, kailangan nila ng ano, ng check, hindi naman check up, pero yung routinary check up sa veterinary. Kasi nga, mahilig sila mag-ngat-ngat kung ano-ano sinusubo nila. One time, si Apollo, para siyang may nainom or may nangat-ngat, tapos sumama talaga yung chan niya. And then sabi sa akin ng vet, I have to be careful din talaga sa beagle breeds. Kasi nga, susubo nila kung ano makita nila. Kakainin, ngangat-ngatin. Kaya, from that moment on, siguro every 3 months ko na pinapa-check up si Apollo para lang ma-make sure ko na wala siyang sakit or wala siyang problema sa digestion niya. Beagle maintenance is very low kasi maikli lang yung coat nila, hindi ganun kahaba. Nagsha-shed sila pero very minimal lang talaga. In terms of bathing, siguro pinaliliguan, well, depende. Kasi kapag si Apollo nagtotopak at nasa loob lang siya ng bahay at madalang lang siya lumabas ng bahay namin or pag gustong-gusto niyang tumatambay sa kwarto ko, umaabot siya ng 4 days before maligo. Pero kapag naging super active naman siya, as in yung talagang inilabas siya ng labas tapos inilalakad siya nila mama, I would bath Apollo every 3 days. History ng mga beagle kasi, like what I mentioned earlier, they're descendants of hounds. Hounds are type of dogs that come in pack. They're bred as hunters. In England, ginagamit sila for hunting ducks. Birds, ganyan. Kaya kung may mapapanood nga kayong mga movies na merong, siguro sabihin na natin action. Pag may mga scenes doon ng hunting, makikita ninyo it's either Labrador, Doberman, German Shepherd, or Beagles yung dala-dala nila. Kasi beagles has this strong sense of smell. They have this tracking mechanism where kapag train sila na i-hunt or train sila amuin yung isang bagay na papahanap sa kanila, hahanapin at hahanapin nila yun. Or makikita at makikita nila. Hala, kita ka lang. Hindi ko pakita sa camera. Dito ko lang. Ayan, nagwa-wonder na siya kasi. Sabi ko kanina, di ba, active yung mga beagle. So, sometimes hindi sila na-stay put. Likil talaga sila ng likot. In terms of club recognition, based on American Kennel Club, ang class nila is hounds. Sa United Kennel Club naman, they're considered as scent hounds. For those considering na mag-alaga ng beagle, beagle comes in two types of variation. Variation? Hindi. Kasi merong tricolor beagles at saka may bicolor na beagle. When I say tricolor, these are very common, like Apollo. Ano bang color niya? Hindi ko masasabing black . Pero siguro parang chocolate brown, brown and white. Or black, brown and white. Ayun yung common color ng beagles. For bicolor beagles naman, they're naturally born white. And then, or dominant color nila is white. And then, yung second color would come into a latter part. Ano yung mga kulay ng bicolor na beagles? Merong orange, lemon, liver, and black. Black are rare. As in, sobrang rare yung black color na beagle. Most common question that I get is, does beagle breeds have odor? I think, lahat naman ng breed ng dog merong odor. Pero beagles would have a strong smell or a strong odor. Common talaga sa kanila, kasi minsan kapag may bisita ako sa bahay, ganyan, kaibigan, or may bisita si mama or si kuya, sabihin nila parang may amoy yung beagle ko. Natural talaga kasi sa kanila yon. And in order for me to sometimes prevent that strong odor sa kanila, pinupunasan ko si Apollo, yung fur niya, ganyan, yung bibig niya. Tapos binilang ko rin kasi siya ng toothbrush at saka ng toothpaste. Hindi ko lagi-lagi ginagawa yun kasi I don't know. Ayaw kasi ni Apollo nung taste niya. Pero as much as possible, siguro every other day, aanuhan ko yung bibig niya para mawala lang din yung amoy na yun. Kamusta ba si Apollo sa bahay din talaga? Sabi ko nga kanina, Apollo can go outside the house
or makapaglabas-pasok si Apollo. Kasi hindi ko siya talaga kinukulong. Hindi ko siya tinatali. Siguro tatali ko lang siya pagkagigil ko, lalabas kami. Apollo is very malambing. He is very affectionate. Gustong-gusto niya nakatabi pag natutulog. Minsan magugulat na lang ako pag nasa sahig siya or pag nag-work ako. Tulad niyan, oh. Ayan, gumising siya. Narin yung pinag-uusapan ko siya. Lalo na pag nag-work ako. Pag nag-work kasi ako, nasa ano lang siya. Nasa paanan ko or nasa sahig lang. Pero kapag natapos, pag napansin niya, nagsarado na ako ng laptop, nagliligpit na ako, ganyan, mauuna na yan siya sa kama. Hihiga na yan siya sa ulunan ko, sa may unan. Or sometimes, ang gagawin niya, yung pumot ko, ilalatag, as in kakagat, hindi na yan magkakagatin, siguro isusubo niya sa bunganga niya, tapos ilalatag niya, as in kukutkutin niyang ganyan, hanggang sa malatag niya ng para sa kanya, tapos yun, hihigaan niya. Another common question that I get is yung sa dog food or yung pinapakain ko sa mga dogs ko. Number one I would recommend is yung sawdust. Sawdust is yung nalalaglag sa machine kapag ka nag-grind ka ng pork, meat, chicken, or any kinds of meat. Makikita nyo yun sa mga grocery store sa meat section. Tatanong nyo lang, meron po ba kayong sawdust? At tatanong nyo na lang kung ilang kilo, ganyan. Sawdust price, it would range from 35 to 39 pesos. Depende yun sa store. Depende yun sa store. And then, ayun nga, 10 kilo yung binibili ko since I have 7 dogs. That would last me 2 weeks. Stress ka na. Ayun. Hinahalo ko yun sa dog food nila. Besides sa dog food, yung sawdust, at saka as much as possible, sinasamahan ko ng green leafy vegetables. Talong, angkong, malunggay, ganyan. Kasi kailangan din talaga ng dogs ng ano eh, ng healthy diet. To, syempre, to maintain their health and digestive system. Sabi ko nga kanina, beagles would have this tendency to be obese or overweight. Kaya that's one thing that I'm watching out for. Kasi ayoko naman si Apollo yung sa sobrang bigat or sa sobrang taba niya. Alamin ko ano yung sakit na nararanasan niya. Dogs are very sensitive in terms of health talaga. And here are some do's and don'ts when feeding a dog or a beagle. So these are the do's. Ayan. And here are the don'ts. And then feed my dogs twice a day, morning and evening. Yung evening is before 6 p.m. kasi since nag-i-stay sila sa loob ng bahay, they have this tendency to have an accident inside the house at kailangan linisin. Kaya ako pinapakain sila ng 4, 6 or after 6 p.m. is para may chance pa sila makalabas ng bahay at doon makapag nature call. And then once they're done, ayun, papasok na sila sa loob ng bahay, hugasan yung paa nila, pupunasan yung coat para walang mga dumi-dumi pag humiga sila sa kama or alam mo yun, naghihiga sila sa bahay. Ayun lang guys, those are my experiences taking care of a beagle or having a beagle. And some FAQs, I'll link down some of the information in the description box below. I'll also link down some of the recommended foods that I would usually buy and where I get sawdust. If you like our content, don't forget to hit that like, share, and subscribe button and comment on the section box below for more pet stories. I'll introduce the rest of my fur babies on the coming episodes. Thank you so much for the love and support, mga ka-otnis. See you on our next vlog. Bye!